Direk Loren Jogi ng ABS-CBN. Abay, kino-call out dahil sa mga naglalabasang balita patungkol kay Miss Catherine Bernardo habang ito'y nasa Canada. But po, feeling blessed nga ang ilan sa mga staff and crew and actors and actresses na kabilang po sa Hello Love Again dahil dinalaw lang naman sila ng isang big boss ng ABS-CBN na si Mr. Carlo L. Katigbak. Mukhang special talaga itong upcoming sequel ng hit movie ni na Catherine Bernardo at Alden Richards. Paano ba naman kasi ay nagkalat na nga sa social media ang mga clips and pics ng pagbisita mismo ng CEO ng ABS-CBN na si Carlo Katigbak sa set ng Hello Love Again sa Calgary, Canada. Nirepost nga rin ni Kat mismo kanyang Instagram story ang isa sa mga litrato kasama si CLK na for sure nga ay pinusuan ng maraming netizen. Huli nga na rin ng isang netizen na nagbigay ng interview si na Kat at Alden sa inaabangang mga tao online. Marami nga rin ang nagre-repost sa mga Kat Den moments online at nagbabahagi ng kanilang kilig para sa dalawa ha. Talagang iba umano ang chemistry ng dalawang excited na sila sa nasabing sequel movie na inaasahang ipapalabas sa November ng taong ito. Say nga ng ilang quote ay to whom much is given, much will be required. At mukhang much is to be expected sa upcoming film na ito na talaga namang binubuhusan ng support at hindi lang ng mga netizen pero maging ng mga executives. Kaya nakaka-excite nga naman talaga. Pero aside from that, ay narito na nga po yung medyo mainit ng balitang ito dahil kino-call out ngayon ang atensyon ni Mr. Loren Jogi, Direk Loren Jogi, na isa sa mga masasabi nating may posisyon sa ABS-CBN na siyang nag-handle ng ilang mga talents po sa nasabing network. Ano? Kasi nga po, kung ano-ano yung mga news na lumalabas patungkol ni Miss Catherine Bernardo habang siya ay nasa Canada. Una narito ang pagputok ng balita patungkol po dun sa panliligo di umano ni Mayor Mark Alcala na sinasabing tikom ang bibig, no? Patungkol dito kay Catherine. Kasi sinubukan kasi ng ilang mga talent manager at isang talent manager, vlogger at entertainment columnist na si Mr. Oji Diaz na tanungin sa Lucena Mayor Mark Alcala tungkol sa kumakalat na chikang isa sa mga naliligaw sa kapamilya actress na si Catherine Bernardo. Pero base po sa kanya ay tila tikom ang bibig nitong si Mayor Alcala patungkol dito. Pero isa rin po sa mga talaga namang medyo nakikringe ang ilan kasi hindi pa man po lumalabas yung movie ni Mr. Alden Richards and Catherine Bernardo ay sineship na po ang pangalan ni Catherine dito po kay Cedric Juan na bagay na kinakabahala ng ilang mga netizen at ilang mga Kat Den fans. Kasi nga naman di ba parang hindi pa nga po inilalabas meron na naman po panibagong issue at panibagong mga aktor ang kinakabit sa kanyang pangalan kasi, pero eto naman sabi dyan na kinaaliwan nga daw di umano ang pelikulang Gulay Lang Manong, isa sa mga 10 length entries sa si main competition sa 20th Cinemalaya Philippine Independent Film Festival at dahil sa ganda ng pelikula, masigabong palakpakan at hiyawan ang isinukli ng mga manonood. Mahuhusay ang buong cast ng pangunan ni Cedric Juan at Ricky Dabao kasama rin sina Perry Dison. Ngayon, chiniship po itong si Miss Catherine dito po kay Cedric Juan na isa sa mga tinanghal na best actor, ano? Tinanghal tong best actor sa napakaganda niyang movie dahil nga po talagang napakagaling na actor nito. So, samantalang naitanong naman daw kay Cedric kung aware ba siya na may fans na chiniship siyang maging kapartner si Catherine Bernardo sa next movie nitong Elena, 1944. Isang period movie na tungkol sa comfort women during Japanese regime o rehime sa bansa. Aware raw ang mga comments ng netizen sa online at maging siya mismo ay nag-wish na makasali siya sa makabuluhang pelikula na iyon tulad ng last MMFF 2023 movie niya sa Gumbursa. So yun po, no, medyo alarming lang po sa part ng mga Kat Den fans kasi hindi pa nga po nakatapos yung kanyang pelikula ay tila ginagawa na naman siya ng panibagong issue, no, at panibagong lalaki na naman ang inuugnay sa pangalan niya. Kaya naman hindi na po talaga nakapagbigil ang ilang mga netizen na i-call out na po yung kanila pong yung si Miss Direk Loren Jogi na dapat daw i-stop yung spread ng ganitong klase ng news, especially yung mga fake news patungkol po kay Catherine kasi syempre nakakasira din naman
talaga yan ang credibility niya. Pero ang point of view ko with regards to that, meron po kasing positibo at negatibong effect yan para kay Miss Catherine. Una, yung positive niyan is talagang hanggang ngayon pinapakita lang po ng mga netizen o ilang mga tao po, no, na talagang relevant pa talaga si Miss Catherine at talagang sikat siya dahil hanggang sa ngayon pinag-uusapan pa rin siya. At the same time, sa pamamagitan ng mga write-ups na katulad nito, sabi nga, good or negative, good or negative na mga sinasabi sa kanya, still publicity yun eh. Publicity po yun para sa kanya and of course para sa kanilang movie. Pero hindi lang po talaga nagugustuhan ng ilang mga netizen is kasabay na mga news na lumalabas eh parang nasisira or parang nagagalit yung ilang mga fan eh, diba? Hayaan na po muna natin na patatagin at talagang palakasin po ng todo ang Kat din para po talaga makita natin yung 100% support coming from those fans and netizens. So yun po yung isa sa mga ikinocall out dito kay Director Loren. Sana nga gawa nila ng paraan or gumawa sila ng aksyon na ipatigil din ng ilan sa mga parang pambabash at kung ano-anong mga write-ups na hindi maganda patungkol sa kanya. Showbiz fanatics, video ng pag-ami ni Miss Catherine Bernardo and Alden Richards. Abay, kalat na sa social. Nung araw nga ay pag-usapan natin ito dahil ito po'y mainit na pinag-uusapan online. First, ay nag-congratulate si Miss Catherine Bernardo dahil namataan yung kanyang mukha, no, nakabalandra dito po sa isang textbook ng isang mga estudyante kung saan kinikilala ang mga magagaling na Pinoy dito sa Pilipinas. No, nakita po si Miss Catherine na siya po ay nakalimbag sa isang libro at kinilala siya bilang isa sa pinakamagaling na aktres or magaling sa pag-arte. At sa mga photos naman po na naglalabasan sa social media ay unti-unti na nga po na dinidisclose si Direk Cathy Garcia Sampana ang ilan sa pinakabago na mga cast ng Hello Love Again. Una na rito nakita natin na mataan natin si Miss Ruby Rodriguez, si Miss Miss Jenica Garcia at ang ilan sa mga aktres pa mula naman sa ABS-CBN. So inaasahan natin kung paano po napakagandang lumabas, no, magpaano maganda na inilabas yung kanilang movie na Hello Love Goodbye dahil sa muok na namuong friendship eh mas lalong pagtitibayin pa at mas lalong pasabog ang mga darating na eksena. So inaasahan din natin na magkakaroon din to ng comedy dahil kasama nila itong si Mr. Jobert or na napakagandang galing, no, na aktor at komedyante na si Mr. Jobert Austria. So talagang medyo ano ha, parang yung ibang mga cast po ng Hello Love Goodbye ay mas pinatindi pa, no, yung mga ibang mga cast kasi syempre different ano na kasi siya eh, different location, kaya naman inaasahan din natin na bago rin yung kanila makakasama. And maaaring kasi si Jobert po talagang residing po yan at may sarili na rin siyang pamilya dyan sa Canada, kaya isa rin siya sa mga kinuha, no, para nga naman hindi na sila gagastos sa fare. And ganun din po si Miss Ruby Rodriguez, yung isang actress ay ganun din. Pero si Miss Jenica po kasi nandito yan sa Pilipinas kasi nandito yung mga anak niya. So andito po yung isang video kung saan ini-interview, this is the BTS or behind the scene videos. Natuwa-tuwa yung mga netizen kasi ang ganda po ng ngiti ni Mr. Alden at ni Miss Catherine na bagay na namumula pa sila. Namumula pa si Alden habang tinatanong siya ni Mr. MJ Felipe. Sa interview kasi dinalaw po sila ng kanila pong executive, no, at may-ari ang boss na si CLK kasama si MJ. At sa isang video naman, ito daw di umano yung video kung saan may mga Pilipino doon nagsisigawan sila at sinasabing, "Kat, pag lumingon ka, ibig sabihin kayo na ni Mr. Alden." Ganon po yung sinabi. At sa video na yun, bigla pong lumingon si Miss Catherine at kumaway pa. Yun. Kaya po yung naging hudyat at parang pinag-usapan siya sa lahat ng social media platform, sa Reddit, sa X, sa lahat po ng social media. Pero ang point of view ko lang dyan is that hindi naman po, kumbaga parang sa dami ng mga tao doon, baka nagkataon lang na lumingon si Miss Catherine. Hindi ko po sa pinuputol ko yung ano ha, kaligayahan ng mga Kat din kasi kahit ako, isa rin ako sa number one fan at masasabing magiging masaya kung sakasakali man ang maging endgame ni Miss Catherine ay si Alden. Diba? Ganun din naman kay Alden Richards. Likewise.
advice. Pero hindi po sa ganyang pagkakataon natin makukumpirma. Kasi mahirap naman po tayo mahopya, di ba? Kaya nga lagi kong sinasabi, maging sila man sa totoong buhay or hindi, ang importante ay sumuporta tayo sa kanila eh. So yun po yung isa sa mga ano natin dyan. Kaya ay, as I've said sa mga latest vlog ko, do not invest too much sa emotion, ano, para hindi tayo masaktan pare-pareho. Maging sila man o hindi, eh, at least na ipakita natin kung gaano natin kamahal ang Kat din. So, sa ngayon, lagi ko po rin sinasabi sa inyo na there's always a best time. No? May mga tamang pagkakataon at tamang panahon. At ang balibalita, pag uwi ni Alden Richards, ay magpapapress ko na po siya kay Mr. Boy Abunda. Yun ang balita, ah, pero wala pang confirmation yun. Di ba natatandaan niyo po yung last interview niya with Mr. Boy Abunda sa Fast Talk? Na kapag daw natagpuan niya na yung talagang partner niya, si Tito Boy ang napili niya na mag-host at mag-interview sa kanya sa kanyang press con dahil i-announce niya yun sa national television. So, yun yung kaabang-abang. So, that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Ed TV. God bless everyone!